Ayan mga ka-berks, tapos na natin linisin yung ano, at saka hiwain. Ganito ka na laking hiwa niya. Hindi kasi ako sanay nang hihiwain mo to sa apat, edi maliit na. Edi parang namang mag-aminudo ka na yan. Pero hindi ganun, ganito ko mag-adobo. Ayan, ganito ka na laki. Pang nilaga, pang sumigang, yan. Kasi mas gusto ko yung kukunin ko yung isa, malaki na. Kasi maubos ito pag nasa pagkain mo na, pwede ka pang kumuha. Kasi naman sa pasandok-sandok ka ng ano. Ganyan kasi ang gusto ko. Itong gagawin natin ay adobo. Adobong karneng baboy na may Mountain Dew. Yung niluto ko na siya dati pero hindi ko siya binilag kasi matagal ko nang hindi naluluto ito eh. Siguro mga 1.5 years na yata. Santaot kalahati na. Ayan. Dito ko nagluluto ng adobo sa pinagsasaingan ko. Ayan. Pero ito, yung luma naming kaldero na niluluto ako rin siya ng laga, sinigang. Kasi once na ito ay inilutoan mo ng kahit anong ulam, hindi ka mapapanisa ng pagkain. Basta pagkatapos mo magluto dito, lagay mo agad sa lalagyan, bukasan mo, huwag mo sasabunan. Huwag mo lang sasabunan. Biyaan mo lang muna matuyo. Yan. Hindi ka mapapanisa ng pagkain yan. At mga mamantika, pagka nalagay mo rito, hindi ka mapapanisa ng kanin. Mas maganda pa yan kaysa pakulo ka ng mantika na hanggang dito. Tapos isa ka mo paukuloin dyan. Mas mahagad sa mantika naman, mahal naman ang mantika ngayon. Ngayon, ito na. Yan. Break tayo dito sa aking adobo. Yan, lagyan po natin yan dito. Lagyan natin yan dito. Ang hugas ko lang kasi bagong katay yan, masarap yan. Sariwang-sariwang karne. Lagyan natin ng ano. Ito yung mga sangkap ko. Asin, asukal, bawang, sibuyas. Lagyan muna natin yung asukal. Asukal, bagos asin. Hindi yan magkasabay na yan. Ayan. Masin natin. Ayan mga ka-berks, ito, lagyan natin silang bawang, siyempre sibuyas. Diba sa mga adobo, hinuhuli ang sibuyas, sa akin hindi, inihahalo ko siya. Pwede mang maraming sibuyas, pwede na namang isa, pwedeng dalawa. Depende sa nagluluto. Sa panahon na kasi natin ngayon, mahal ang sibuyas eh, kaya tama na yung isa. Isa lang, sapat na. Ayan. Tapos niyan, lagyan na natin siya ng toyo. Toyo. Ayan. Baka ito na ka pre-seasoning. Baka naman. Haluin ulit natin. Ayan. Haluin lang natin ha. Ngayon toyo ko nga pala yung ano. Siguro mga ano yan. Mga tama lang sa mga pag-adobo. Pagpalahating kilo lang yun. Iba ganyan na siya. Ngayon, hindi pa natatapos dyan. Gawin natin yung pangmalakasan natin. Thank you.
Ayan, ito na. Siguro kalahangan dito lang siya. Sabaw lang siya. Lagyan natin. O, diba? Meron na siyang Mountain Dew. Ayan. So, ngayon, hindi na natin siya lalamasin. Gagamitin na natin siya ng kutsara. Hindi pa niya natatapos yan. Bababad natin siya ng 1 to 2 hours natin ibababad. Kasi para yung acid ng Mountain Dew pumasok sa karne. Okay? Wala tayo mga ganyan. Ayan mga kabers, dito tayo magluluto. Ito yung aking kalan. Dalawahan yan. Dalawa. Tapos, dito natin isasalang. Ang kahit pa paano, kita din nyo. Kunin natin yung ating ano, minarinate. Ayan, ito na. Ito na siya. Oh. Ayan na siya, oh. Hindi ko na yan, ano, hindi ko na yan igigisa kasi magmamantika, eh. Kung anong, pag nagluto po tayo ng adobo, i-assume na natin na magkakaroon siya ng sariling mantika kasi may mga taba. Ayusin lang natin. Then, sasalang natin, ha? Isa natin yung gasol. Ayan. Mas na. Okay, ito na siya. Pagka ganyan, balikan natin siya ng mga 15 minutes na pinakukula natin siya. Yeah, mga co-works. Oh, diba, lumalabas na yung kanyang ano, yung mga ano sa karne, nasa loob. Yan yun. Yan yung nakakapagpataba sa tao. Ngayon, mga co-works, tatanggalin natin yan. Ito. Diba? Ganyan natin dito. Yan ang tendency ng ano, ng Mountain Dew. Natanggal niya yung ano, pinapaltan niya ng ano, yung acid niya kasi pumupunta sa loob ng karne pag nakamarinate. Yan. Wala na. Ayan o. Ayan. Mag-ilid na siya. Ang gagawin natin, kuha tayo ng tipit. Pampaayos. O, yan, diba? Tipit lang katapat niyan. Sinana natin yung apoy. Kasi kumulo na. Ayan. Lulutuin ngayon natin siya ng ganyan kalakas ang apoy. Siguro magte-take ito ng mga ano. Mga isa't kalahating oras bago maluto. Takpan lang natin siya para mapansin nyo lagi akong may ipit. Kasi hindi ako nagpa-pot holder. Mas maganda yung ipit lang, angat lang. Kasi pag may pot holder pa, edi basahan, pamunas. Iipit mo sa kanya, lalay-lay yung pamunas dito, minsan nasusunog. Minsan naman, pag bukas natin ganyan, nandito na yung pamunas, nakalaylay na. Pag pagtatakpan ulit natin, nakasawsaw na yung pamunas. Kaya ipit na lang. Kung sa mga gustong gumamit ng ipit, pwede naman. Mga gusto mong pangunas, pwede yung pangunas. Ipit lang ang ginagamit ko. Diba? Yan natin mga kabags.
na. Wow, nakakulo na. Oh, di ba? Nandulo na siya. Uy. Oh, nagmamantika na siya, oh. Oh, kung iginisa natin yan, lalong mas maraming mantika. Tama lang itong ano. Oh, na. Oh, pwedeng-pwede na to sa ulam, sa kanin. Ngayon pa natin. Medyo matigas pa. Mayroon natin silipin. Ayan, mga kabirds. Ayan. Ayan na, luto na siya. Papatayin na natin. Kasi nalangin natin din sila. Lagyan natin dito. Ganyan na kalaki siya. Ganyan siya kalaki. Mantika na siya, oh. Ayan, mga kabags, oh. Ito na. Ayan na siya. Ayan ito. O, diba, kung ginasa natin siya, mantika na, oh. Tanggalin mo natin ng mantika. Ayan. Pa natin. Tama-tama at mainit ang kanin. Makakalambot ang karne. Ayos.